Okay, isa po sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayon ay ang nangyaring pag-atras kahapon ni Vice President Jejomar Binay sa kanyang paghahamon sa debate laban kay Senador Antonio Trillanes IV. Ito po yung kanyang inanunsyo kasabay ng kanyang ika-72 kaarawan kahapon. Ano? At sinabi niya nga na hindi na siya lalaban sa debate, siya'y umuurong na, umaatras, kung ano bang terminong tawag mo dyan, hindi na matutuloy yung nakatakda sana ng, sa November 27 na pagigitan sana ng KBP, no, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito'y inuurong na ng Vice Presidente. Ang dahilan daw, dahil daw nagpahayag si Senator Trillanes na medyo lugi siya dahil itong si Vice President Jejomar Binay ay isang abogado. Mm-hmm. At yun nga, sabi nga ng KBP, yung mga pag-uusapan sana na issue dito, number one, kung justifiable ba yung proseso na ginagawa ng talakayan ng Senate Blue Ribbon Committee. Number two, kung legal nga ba ang PDAF at DAP, kung yung Batangas Farm nga ba ay pagmamayari ni Vice President Binay, at kung overpriced nga ba yung Makati City Hall Building number 2. So mahalagang mga issue sana dahil sabi nga ni Senator Trillanes, ito sana yung pagkakataon ng Vice Presidente na malinis yung kanyang pangalan hinggil dito sa issue na to. At kung babalikan natin, si Vice President pala ang naghamon dati para dito sa debate. Pero ang sabi naman ni Vice President Binay, harapin niya pa rin naman daw si Senator Trillanes pero hindi na televised. Sayang, no? Dahil talagang maraming nagabang. Dahil narinig ko sinabi ng Vice Presidente dati, inahamon ko siya sa public debate. Public debate. Okay, so let's para pag-usapan yan. Pero ang sabi naman ni Senador Trillanes, open pa rin siya sakaling magbago ang isip ng Vice Presidente. Sayang, no? Talagang anticipated yan ng marami, misalo na tayong ASA Media. Pero ito naman, update naman po sa mga dinaluhan ng ating Pangulo na sa China nga. At ngayon naman ay siya po ay nasa Myanmar. Recap lang po, pumunta po ang ating Pangulo sa Beijing, China noong linggo po. At kahapon po ay tumungo na po siya sa Myanmar. Ang pinag-usapan po sa APEC Summit sa May Beijing, ito pong about innovative development and economic reforms. Ito po mga boss, ha, unang biyahe po ito ng Pangulo sa China mula nang umigting ang tensyon sa pagitan nito sa Pilipinas, bunsod ng pinag-aagawang West Philippine Sea. Nako, kaya pagbalik po ng ating Pangulo, makiki-update po tayo kung kamusta po ang nangyaring APEC Summit sa May Beijing. Ngunit sa Myanmar naman po, kagabi po ay dumating na po ang ating Pangulo doon. At pag-uusapan po, ang i-discuss niya po ito pong need for cooperation among ASEAN members in disaster risk reduction and management, protections for migrant workers, and support for small and medium enterprises. Ito naman po ay ASEAN Summit. Alam nyo, itong nangyari sa Beijing, China, dahil inabangan ng lahat ng international media yung harapan ng mga yung mga nagkakagulumban sa tungkol nga dito sa West Philippine Sea. Dahil bukod dyan, ang Pilipinas at China, may conflict din ang China at Japan. Yes. So, inabangan nila yung meeting, yung kamayan, yung batian nila, nila Prime Minister, Japanese Prime Minister Shinzo Abe at ni President Xi ng China. Gayun din, yung harapan naman ni Pangulong Aquino at ni President Xi. Mukhang naging maayos naman dahil talagang magarbot and grande yung inihanda ng Beijing para sa mga leader summit ng APEC. Okay. So mula sa ating Teka Moment, syempre tuloy-tuloy ating live discussions ngayong workday Wednesday dahil napakarami natin mga bisita. Unang-unang makakasama natin ang ating mga kaibigan mula sa Armed Forces of the Philippines at pag-uusapan natin itong pagbabalik ng mga UN peacekeepers. Pag-uusapan din naman natin ang Office of the Assistant Chief of Naval Staff for Retiree and Reservist Affairs. At syempre, isa pang mahalagang usapin ngayon, actually sa buong mundo, pinag-uusapan tong Uber Taxi. So gaano nga ba kalaki ang natutulong nito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Oo nga, ako very interested ako dyan sa may Uber Taxi din. Pero ito rin mga boss, mapapanoodin po natin ang K-12 kaalaman, ang ETC, ang One Life Food, ang I Love My Culture, at meron pa po tayong isang exclusive na VTR. Kaya mga boss, abangan nyo yan. Siyempre, like our Facebook at follow us on Twitter, G Morning Boss. At para sa aming mga segments na pwede nyo mapanood sa YouTube, youtube.ptvph. At siyempre, live streaming all over the world, www.ptv.ph. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss!